This is Dr. Santos. Siya yung naging friend ko nung Brain Health Week sa school. Siya rin po yung tumulong sa akin nung nahilo po ako. Isa rin po siyang neurosurgeon. Naisip ko po na gusto ko po na siya po yung mag-assist sa operation niyo. It's not enough na anak ka lang may-ari ng ospital na to. I mean, you have to prove your worth. Earn your spot in Apex. Work hard for it, just like what Annalyn did. Wala si Dr. Tanyag sa Apex. Paano kayo makakasiguro na maayos ang lagay niya doon? Kapalit ng serbisyo ni Dr. Santos, sisiguraduhin ko sa inyo that she will have a better future for us. With Senator Lavizarce's approval, he would like to disclose the information regarding his condition. Sabi nga niya, he wants to be transparent to everyone. So yes, it's true, Senator Sixto Lavizarce has been admitted here at Apex. And he has been diagnosed with choroid plexus papilloma. Choroid plexus papilloma is a rare intraventricular papillary neoplasm derived from choroid plexus epithelium, which accounts for about 2 to 4% of intracranial tumors in children and about 0.5% in adults. So that means rare po talaga siya sa mga adults, kagaya ni Senator Lavizarce. The tumor that was found in the senator was benign. However, well, we still need to remove it through endoscopic intraventricular excision of tumor under neuronavigation. By the way, here with me is my team. This is Dr. Hendrik Fermin, the anesthesiologist. And this is Dr. Annalyn Santos, a neurosurge resident who will be assisting me with the surgery. Doc, bisa sinabi mo, hindi ba't masyado pang bata si Dr. Santos para sa operasyon ni Senator? Well, Dr. Annalyn Santos may be the youngest neurosurgeon in the country. But she is also one of the best. I fully trust her skills, her capabilities, and her passion as a neurosurgeon. Hindi naman nasusukat sa edad ang galing ng isang doktor. At alam nyo ba, the family of Senator Lavizarce personally chose her to be part of the team. And I believe they saw something in her. That's why she's with us today. Thank you, Doc. Talaga po, Lo? Napanood niyo po yung interview kay Doc Ray? Oo naman. Eh, hindi ata biro yung mapili at pagkatiwalaan ng isang prominenteng tao. Eh, kaya naman na tumawag agad ako sa'yo para i-congratulate ka. I'm very proud of you, Iha. Salamat po, Lo, ha. Sinabi niyo po yan. Hindi niyo po alam kung gaano po ka special sa akin na sabihin niyo po proud po kayo sa akin. Kung sana lang po, no, dito si tatay, sana nakikita niya po yung mga achievements ko. Huwag mong isipin yun, Iha. I'm sure naman na kung nandyan si Obeng, eh, very proud din siya sa'yo. At saka ganito na lang, ikwento mo lahat sa kanya ang mga naging accomplishments mo noong mga panahong wala siya, okay? Hinihintay ko po talaga yung araw na yan, Lo. Oo, pero sa ngayon, paghandaan mo mabuti ang operasyon na yan. Hindi basta-basta yan. At saka alam mo ba, lagi kitang pinagmamalaki sa mga doktor at nurses dito. Ang sabi ko sa kanila, ang apo ko, ang isa sa pinakamagaling na neurosurgeon sa aming bansa. Oh. Kung magtuloy-tuloy na ganyan ka, abay, hindi ako magdadalawang isip na ipamana sa'yo ang Apex. Po? Ipapamana niyo po sa akin yung Apex? Ikaw ang dapat namamahalan ng ospital natin. Si Lolo naman, eh hindi naman po yan yung hinihiling ko eh. Tsaka ayoko rin po na magkagulo po kami ni Zoe, kaya okay lang po kung ganito lang, Lo. Huwag mong isipin si Zoe. Madami pa naman tayong negosyo tsaka ari-arian na pwedeng ibigay sa kanya eh. Pero sa tingin ko, sa'yo talaga ang Apex, Annalyn. Maraming salamat po, Lo, pero okay na po ako. Sa ngayon, ang gusto ko lang po, iyakap niyo po kay tatay. Okay lang po ba yun? Miss ko na po siya. Annalyn, proud na proud ako sa'yo.
dinig na dinig ko kapag tinuloy-tuloy ni Annalyn ang pagbibida-bida niya dito, ipamamana sa kanya ng Lolo Pepe mo ang Apex. Pwede pamana niya. As if I care. Eh gusto ko lang naman patunayan sa lahat na ako yung mas magaling kay Annalyn. Tumigil ka nga. Ano? Hahayaan mo mawala sa iyong Apex dahil busy ka sa pagpapa-uplift ng sarili mo? You can do both. Habang busy ka sa pagpapabango ng image mo sa ibang tao, you can still earn the trust of your Tita Giselle and your Lolo Pepe. Hindi ako papayag na mapunta kay Annalyn ng Apex. Hindi ako nagsakripisyo para lang mapunta sa kanya ang mga gusto kong kunin. Eh, anong magagawa natin? Si Annalyn pa rin yung apple of the eye nilang lahat. Kahit yan si Tita Giselle. Eh, anong laban ko? Unless, makuha ko ulit yung case ni Senator Lavizales. So I can prove to everyone that I can do what Annalyn is doing, pero mas hihigitan ko pa. And so be it. Maghahanap ako ng paraan para hindi matuloy ni Annalyn yung surgery na yan. Kay Dr. Tanyag. Totoo ba yun? Saan mo naman narinig yan, Dok? Malamang kay Zoe. Oo. Eh, sigurado, fake news! Fake news! Eto si Dok, pinili nga, di ba? Buset, dito pangira. Ako, naniniwala ko na nakuha ni Dr. Santos yung case niya sa malinis na paraan. Dr. Santos, nakita ko kung paano ka magtrabaho. At nakita ko rin kung gaano mo kamahal ang trabaho mo. Kaya, very proud of you. Oh, yeah. Yeah. We're proud of you too. Yes. We're proud of you too. Celebrate. Diba? That should be the attitude, Dr. Santos. Huwag na muna magsa-celebrate hanggang hindi ka pa sigurado na magiging perfect ang operasyon mo kay Senator Lavizares. They are from a very prominent family. So the last thing I'd like to hear is that pumalpak ka. So I'm warning you, Dr. Santos, this is your last straw. You better do this right. I don't want any more bad PR for Apex. Otherwise, if you don't do this right, I'll be forced to kick you out. Good. Yes, po, ma'am. Nay! Oh, anak! Anak! Mabuti naman maaga ka nakauwi. Eh, maaga po natapos yung duty ko eh. Talaga? May ikukwento po ko sa inyo. Annalyn! Ay! Mabutit narito ka na! Ay, bidang bida ka dun sa kanto. Chad, ano kumakain. Po? Alam mo ba? Bidang bida ka nung pinanunod ka namin sa TV. Ay, naku. Proud na proud ako sa'yo. Alam nyo ba, itong si Annalyn ay nasa TV sa interview. Dahil siya ang napiling mag-opera sa isang senador. Talaga? Ang galing-galing talaga ng apo ko! Eh, anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh, yun nga po yung sasabihin ko sana na eh, kaso... Ayun! Naunahan naman ni Lola! Naunahan na naman tayo ni Chan. Oo. Naku.
Alam mo ba, masayang-masaya ako para sa'yo, tsaka proud na proud ako sa'yo. Thank you, Nay. Teka, may naisip ako. Bakit hindi tayo kumain sa labas? Lilibre ko kayo. Ha? I-celebrate natin yan. Di ba? Talaga? Ay, sige. Sige. Chan. Wah! Yan. Anak, okay ka lang ba? Bakit parang ayaw mo? Wala po, Nay. Naalala ko lang po si Ninong tsaka si Ninang. Kasi kada mayroon pong milestone sa career ko, andun po sila eh. Alam mo, anak, sigurado ako kung nakikita ka ng Ninong Cromwell mo ngayon, masayang-masaya yun para sa'yo. Tsaka, nag-cheer yun para sa'yo. Oh? Mm-hmm. Cheer. Cheer. Oh! Give me an A! Give me an L! Give me an A! Give me an L! Give me a Y! Give me an L! What do we have? Annalyn! Annalyn! Hello, Nay? Anak? Anong oras ka uuwi? Naku, eh, pasensya na ha. Kasi hindi na kita mabibisita dyan. Kaya naisip ko na bago ako pumasok sa school, eh, lulutuan kita ng masarap na pagkain. Ah, okay lang po, Nay. Eh, late na rin po ako makaka-uwi kasi dami ko pa pong kailangan aralin eh. Tsaka dito na lang din po ako kakain bago po umuwi. Sigurado ka? Opo, Nay. Anak, basta huwag mong papabayaan yung sarili mo, ha? At saka, naniniwala ako na magagawa mo ng tama yung operasyon. Basta, manali ka lang na kaya mo yan. At saka, syempre, kailangan magdasal ka. Alam ko naman na hindi ka niya pababayaan. Thank you po, Nay. Kailangan ko po marinig yan ngayon. Anak, kung kailangan mo nang makakausap, nandito lang ako, ha? Basta kung gusto mo lang na meron kang makakwentuhan o kung meron kang gustong sabihin sa akin, basta nandito lang ako, handa ako makinig sa'yo kahit na anong oras. Basta, anak, mag-iingat ka, ha? Love you, anak. Love you, Nay. Sige po. Sige, bye-bye. So, ibig mo sabihin, hindi mo pa nasasabi kay Annalyn dun sa offer ni Carlos sa kanya? Eh, hindi pa eh. Eh, papalipasin ko sana yung papalapit niyang surgery. Ayoko kasing meron siyang iniisip habang naghahanda siya para dun sa operasyon. Nakita mo naman, di ba? Talagang excited na excited si Annalyn dun sa case na yun. Paano yun pag naging successful yung operasyon? Mas lalo siyang hindi bibitawan ng Apex. Eh di, ibig sabihin nun, para talaga siya sa Apex. Nandun yung pangarap niya, nandun yung kinabukasan niya. Eh, sino ba naman ako para humadlang doon, di ba? Sandali. Gusto mo ba talagang umalis si Annalyn sa Apex? Huwag mong sabihin dahil pa rin kay RJ. Hindi, walang kinalaman si RJ doon sa kagustuhan kong umalis si Annalyn sa Apex. Lynette, concerned lang ako doon sa bata. Alam mo naman natin yung nangyayari sa kanya ngayon, di ba? Medyo toxic sa kanya yung Apex eh. Tsaka alam naman natin na inaapi parati siya ni Moira doon. Hindi malayong mangyayari yun, lalo na't wala ngayon si RJ para protektahan siya. Mahusay at matalino si Annalyn. Imposibleng hindi siya maging successful sa Apex. Kaya nga lang, hindi malayong hindi siya kaingitan ulit ng mga tao doon. Mas lalo siyang pag-iinitan ng mga tao doon. Lalo na ni Moira at saka ni Zoe.
Hihintayin pa ba natin na may mangyaring masama sa kanya bago tayo kumilos? Nurse Evan, Nurse Karen! Ay! Uy! Si Baby Boy Regan, napadala! May maligaw! Bakit? Dumadalo naman ako dito. Lalo na pag hindi ako busy, oh. Mm. Tigilan mo kami. Si Doktora Annalyn lang naman ang pinupunta mo dito. Oo. Di ah. Grabe naman kayo. Mm-hmm. Kaya ako nagpunta dito kasi na-miss ko kayong kakwentuhan. Na-miss mo kami talaga. Saan nga pala saan si Dok Annalyn? Ayan. Ayun. Ang galing. Wala. Sayang yung effort mo ngayon. Umalis si Doktora. Oo, nagkasal sila kaya. Pero baka abutan mo pa siya. Nakaalis lang. Oh, so ano na yung kukwento mo sa amin? Di ba na-miss mo kami? Catch up tayo. Sa susunod na lang pag hindi na ako busy. Oh, alis mo na ako, ah. Sige. See you. Busy. Tayo daw yung na-miss. Sige. Bye-bye. Kamingay, sumama ka sa akin. Huwag niyo ba kasakta? Ito po yung bag ko, yung bag ko. Wala ka, sumama ka sa akin. Sinabi ko sumama bitawan ka sa akin. Huwag ka na maingay! Bitawan mo ako! Sumama ka na sa akin! Bitawan mo! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sa'yo ba ito? Opo, thank you po. Kuya, maraming salamat to. Tara, pag-amot natin yan. Salamat po. Sigurado ka bang hindi na tayo dadaan ng ospital? Pachakayan natin yung kamay mo. Namamagao. Hindi na. Okay lang ako. Papahinga ko lang to eh. Pasensya ka na, Annalyn, ha? Paaga lang sana ako nang dating eh. Di sana mangyayari yan sa'yo. Regan, wala kang kasalanan, okay? Pero alam mo, Regan, kung ano yung pinagtataka ko? Binibigay ko naman doon sa hold upper yung bag ko eh. Pero hindi siya nakontento. Pinukpok niya pa yung kamay ko. Tapos hindi niya naman kinuha yung bag ko, iniwan niya. Di kaya may iba siyang balak sa'yo? Paano kung rape talaga yung habol niya sa'yo? Ako, Annalyn, dapat talaga gabi-gabi na kita susunduin. Hindi ako nagbibiro, ah. Salamat, Regan. Pero, Regan, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Pwede bang huwag mo munang sabihin kanila nanay yung nangyari?
Kasi ayokong mag-alala sila eh. Siyempre, may trauma din sila. Kakamatay lang ni Ninong. Promise. Wala akong pagsasabihin. Basta, promise ka rin sa akin na pag wala kang kasabay pa uwi, mag-text ka kagad sa akin para ako na sumundo sa'yo. Salamat ah. Basta yung sinabi ko ha, kamaingay. Oo, kapala sa'yo. Salamat, Regan. Anak? Oh, dito ka na pala! Magandang gabi ho, Aling Lili. Good evening. O, Regan, anong ginagawa mo dito? Inatid ko lang po si Annalyn. Ah, naku, salamat sa paghatid ha. Ay, sandali, kumain na ba kayo? Ipagluluto ko kayo. Ah, salamat po, pero kailangan ko na po umalis eh. Ano na po ako ha? Ay, o sige. Sige po. Ingat ka. Opo. Anak, ipagluluto kita. Ah, sige po. Halika na. Pasok na. Ka na. Hello po, Dr. Ray. Hello, Doktora. Tumawag lang ako para i-inform ka na na-move ang OR sked natin. Mal-late kasi si Dr. Fermin, yung anesthesiologist. So, pinamove ko na rin ng at a later time yung schedule natin. Bali, 4 PM na yung OR sked natin, ha? Talaga po? Sige po. Ready ka na ba para bukas? Yes, Doc. Ready po ako. O siya, basta, Doktora, hindi na kita i-sorbing para makatulog ka na ng maaga. Just don't be late tomorrow, okay? I'll see you. Papacheck up ko pa yung kamay ko. Alas 4 pa po yun. Ah, ganun ba? Eh, kumain ka pa nung kumain, ha? Buti na mo, oh. Wala ka ng ulam, eh. Okay lang, Nay. Ito na, oh. Kumain ka ng mabuti. Nang sa ganun, meron kang lakas mamaya. Thank you, Nay. Ito pa yung itlog, oh. So, yun na to, ha? Sige na, kain na. Oh, bakit di ka pa kumakain? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? Wala. Halika na, kain. Ow! Ano nangyari, Annalyn? Annalyn, ano yan? Annalyn Santos, ano yan? Parang naipit po kasi kagabi, pero okay lang po. Anong naipit? Eh, tinan mo nga yung itsura, anak. Eh, parang ang sakit-sakit eh. Ano ba nangyari dyan? Kaya mo ba, ha? Nagagalaw mo ba yung kamay mo? Nay, ininuman ko lang po ito ng gamot eh, tas okay na po ako. Tsaka, nagagalaw ko na po. Anak, sigurado ka ba? Eh, mamaya na yung operasyon mo dun sa senator eh. Eh, paano kung di yung magalaw niya mga kamay mo? Eh, paano kung mapahama ka? Alam mo, anak, mabuti pa siguro kung sabihan mo na lang kaya si Doc Ray. Eh, mag-back out ka na lang dun sa operasyon. Na hindi po ako mag-back out. Ang dami po kayong tao umaasa po sa akin. Tsaka ayoko naman po na ma-disappoint po sila. Ano na lang po sasabihin nila? Ano po sasabihin ni tatay?
Kaya kaya ko po niya. Makain na po tayo. Pagin na pispin. Kaya ko. Sigurado kang kaya mo, ha? Sigurado ka ba na nagawa mo ng maayos yung inutos ko sa'yo? Probado, madam. Ako pa ba? Namamaga yung kamay ni Annalyn. Pinayagan mo pa rin pumasok? Eh, paano kung hindi niya kayanin yung operasyon? VIP pa naman yung kanyang pasyente. Kailangan mong mapigilan natin si Annalyn. Hello, doktora. May biglang pagbabago sa sked ng operasyon. Napaaga na siya. We need to be at the OR at around 2 PM. Po? The spotlight should be on you. Mami, ayoko nang paasahin yung sarili ko. Everybody is busy with that stupid operation. At tuloy na si Annalyn. Zoe, my dear, marami pang pwedeng mangyari. Just wait and see.